What's up mga katoda, magandang hapon po sa inyong lahat. This is Siboy TV. At kumusta? Ngayon, March 15. Isang buwan na tayong monetize. Tara, pag-usapan natin kung magkano na kinita ko. Pero bago yon, pasok muna natin yung ating intro. Sorry, it's DJ. Guys, sabi ko kanina, pag-usapan natin kung magkano na kinita ko bilang isang monetized channel simula nung isang buwan. Yun nga, medyo masakit din palang trabahuin tong monetize. Ngayon, isang masakit na katotohanan na mas mahirap pa tong maging monetized ka dahil yun nga, inahabol mo yung revenue mo. At ngayon sa update ng aking revenue, nasa negative 46 pa rin po ako. Pero nung mga time na nagsimula akong ma-monetize, mga 1 week, umabot na ako ng almost $2. Pero lumipas yung ilang 2 linggo, yun parang lahat ng videos ko na mayroong revenues nag-drop sa zero lahat, pati yung RPM nag-zero-zero. Ang natira sa estimated revenue ko ay 0.45. So, hindi ko alam kung paano ko inenta yun, hindi ko rin alam kung saan napunta yung revenues ko. Kasi pag tinignan ko naman sa Chrome, dun sa nila lifetime ko yung settings, ganun pa rin lumalabas. So yun yung struggle ko rin ngayon, medyo tinamlayan ako nung mga ilang araw at parang tinatamad na nga rin ako kasi hindi lang pala basta-basta makakuha ng ganung kadali na revenues. So yun yung mga struggle pa pala na dadaanan natin bilang isang vlogger, bukod dun sa unang stage na naghihirap tayo kumuha ng subscriber. Tatrabahuin natin yung oras, pupromote natin ang gusto yung channel natin. Pag na-monetize pala tayo, meron pang isang kailangan trabahuin na medyo mas mabigat pa kaysa dun sa una. So hindi ko naman dinidiscourage yung mga nagsimula pa lang. Siguro hindi lang talaga catchy yung mga videos natin na nai-upload, pero ganun pa man, nagtataka lang ako bakit nawala naman yung nawala yung revenues natin. So hindi ko rin maipaliwanag, may tinatanong ako, hindi rin nila ma-specific na kung saan napunta. Yung sinasabi sa atin, punta natin sa Chrome, tingnan natin sa settings, i-lighten natin yung settings doon, yung advanced settings, pero ganun pa rin. So yun yung mga bagay na nakaka-discourage, parang nakakatamad at parang hindi ko na malaman kung tutuloy ko pa ba o mag-upload pa, kasi alam ko meron rin limitation yan. Pagka hindi mo nakuha yung $10 mo sa loob ng 3 to 4 months ata, matatanggalan ka ng advertise. So nakaka-isang buwan na ako, hindi pa ako nakaipon ng $1. Paano kaya kung maabot pa ng 4 months tapos hindi pa rin? Sayang lang yung pinagsimulan ko na 5 months akong nagtyaga dun sa So yun yung mga struggle siguro ng isa pang struggle ng mga vlogger, mga katoda. Kasi sabi nung iba, madali, easy yung trabaho ang tamad yung pagpa-vlog. Hindi ganun yung nagiging kinalabasan ng kasi sinipagan mo na mag-upload, sinipagan mo na mag-edit, sinipagan mo dyan, nagla-live ka pa, napupuyat. Hindi trabaho ang tamad, kailangan mo talagang mag-sipag pero ganun talaga yung setup. Tapos, ang isa pang malungkot ngayon,
yun yung bagong pinatutupad o ipatutupad pa lang ipapataw sa atin na ano na tax ng ano ng AdSense. So isa din yung sa pinong problema natin kasi pinagsasubmit na tayo ng mga requirements o anong mga ano para sa ating mga tax ano record. Ako wala akong may submit kasi wala naman ako mga tax identification. Ang tax ko lang pag bumibili ako ng gasolina sa mga gasoline station, paano ko makukuha yung ano, makukuha yung ganung setup na makuha ko yung mga tax record. Pero sabi nga nung isang kaibigan din na doon ka lang mag-apply sa ano, sa AdSense. So ang dami pa rin trabaho, marami pa rin ginagawa, marami pang gagawin sa YouTube channel mo para ma-improve. Yun nga lang yung pag-ipon mo ng dollar, sobrang hirap na mababawasan ka pa ng tax kapag ka napatupad yung tax ano na yun, tax hindi ko alam kung tax reform o talagang bagong i-apply na tax ano. So yun yung mga ano, yun yung mga struggle tsaka stress na nararamdaman natin bilang isang hindi nga sikat na YouTuber, hindi sikat na vlogger. Hindi ka na kumita, may nakaabang pa na ibabawa sa'yo. So katulad yan, kung makaipon ka ng $100 para sa ano mo, sa payroll mo, kakaltasan ng 24% yon kapag hindi ka nagpasa ng yung mga tax ano, record. So ganun ang posibleng mangyari sa akin kasi wala naman ako maipasa. Di automatic nakakaltasan ako ng 24%. So hindi ko na ma-sure kung hanggang saan makakapag makakatagal yung channel natin. Pero kung hindi man umabot sa due date na makapag makalikom tayo ng $10 tapos maalisan na tayo ng ads, tingin ko ano na lang gagawin ko na lang na parang ipunan ng mga videos yung ano yung YouTube kasi sayang din naman kung ihinto ko ngayon na monetize na. Pero tatsagain ko hanggang makaya ko o hanggang maabot ko yung sinasabi nila na threshold na 10 para sa pin at para certified ka na ano na yun nga, para yun na yung ipunin mo yun, 100 naman. So yun yung ano, so yun yung mga iniisip natin na ano ngayon na at dinadaanan na problema. So anyway, nandito na rin tayo sa pagiging monetize. Kung anong kalalabasan hanggang dun sa na-require na formats, mahala na. At tutuloy na lang natin siguro ito, gawin natin ipunan ng video yung ating YouTube channel kung hindi man natin makuha yung sinasabi nilang sweldo. So yun lang yan ano guys, info, updates, tsaka medyo frustration na makuha. So guys, muli maraming salamat pa rin dun sa mga nag-stay, nagtyaga, tsaka sumuporta, nag-like, subscribe sa ating channel. Pero kasi guys, kung ititigil mo naman, sayang din. Kaya sabi nga nung kasabihan na winner never quits, quitter never wins. So kahit siguro anong kalalabasan natin channel na tuloy na lang ko rin, tuloy ko na lang rin siguro to nang nandun nga sa due date na yon. At mahala na kung anong magiging kainatnan
sana sa positive naman na na kalalabasan tayo mapunta. So ngayon guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Ngayon, kung bago ka pala sa aking channel, pwede pa pong mag-subscribe, pwede pang makisama. Pindutin nyo lang po yung bell para maging updated tayo sa mga video na i-upload. So, hanggang sa muli, this is Iboy TV, ang inyong katoda. Maraming salamat. Bye-bye.